Hello, good day sa inyo mga Pearl Lovers. In this episode, ang ating pong video is about PCI registration. Pwede po kayo mag-apply online and pwede rin kayo mag-apply through walk-in. So, ito po yung website nila is pcci.org.ph. So, form tayo. Kung gusto niyo makita yung mga forms, meron po itong downloadable forms po kasi ito. Ito po yung mag-download nyo or pwede kayong kumuha doon. Pero kung gusto nyo mas mabilis, mag-download kayo ng form dito at saka po kayo mag-register or mag-fill up and then papasa nyo po sa kanila. So ito yung mga forms na pwede nyo ma-download, litter registration. So ito ako sa inyo, ito po yung litter registration nila . So ito yung apply nyo by handwritten. Ito yung classic ko tinatawag nila na form. So, classic application yan. So, meron din kailangan application. Ito rin yung mga kailangan nyo sa pag-apply ng puppy. So, kailangan din itong application. Okay. So, ito po yung mga kailangan po ninyo sa umpisa. So, doon na po tayo sa ating online application form. So, yan. So, online application form, meron po silang bagong sistema na nagpahirap po din sa amin. So, medyo mahirap. So, kailangan may membership ka muna. So, nag-apply ka muna ng membership form through online. So, ito yung online. Kailangan mag-register. So, sa mga luma, alam nyo na po yan. So, yan. Dahil sa online membership, so, kailangan may talaga membership. So, kailangan may pilapan itong membership form na ito hanggang sa uli din. Pag pinasa nyo po ito, kailangan nyo i-verify sa email. So, ito na po yung bagong sistema ng PCCI. So, kailangan nyo mag-register dito sa para sa mga old members po ito. Old members. So, kailangan i-fill up nyo muna ito plus yung email ang importante dyan. Tsaka membership and details. So, right after nitong ma-fill up nyo na yan, pag nilip nyo yung submit, ito po yung lalabas. So, membership requested. Please wait 24 to 48 hours processing. Actually, minabot sa amin ng 1 week to. Hindi ko lang alam kung bakit, na ilang follow-up na ako sa mga PCCI. Ito rin po yung isa sa mga nagpahirap o nagpagtagal na processing ng litter registration. Dati po kasi 2 weeks lang na papasa na po or na-release namin agad yung registration. Pero dahil sa bagong sistema, ito po, so kailangan hintayin po nito at kailangan yung email po nila bago po natin ma-process ang ating application. So yan, after 1 week, sakalang po na-receive yung confirmation. So yan, napakatal. So kailangan mo lang i-update yung password. So pupunta ka dito sa may kanilang login. So ito yung pinaka-login. So, mag-login ka, lalagin mo yung binigay sa inyo sa email. So, pasok natin. And then, yan, mag-login. So, kailangan mo lang siyang ipalitan mo na. So, ilalagay mo lang din yung current password yung binigay nila. And then, new password. And then, confirm new password. Then, pagka-save nyo, okay na po yan. So, pakita ko rin sa inyo yung tura ng ating PCCI na website. So, ito parang membership site to. Ito yung transaction. So, wala pa kasi first time natin at ito lang po yung ginawa. Alam ko 2024 lang. So, litter registration na po tayo. So, litter registration. So, bago ka makapag litter registration, kailangan mo munang kailangan mo munang mag-register. So, kailangan mo munang magkaroon ng account. So, para magka-account ka, so, kailangan mag-register ka muna. So, ito na po yun. So, mag-register na tayo mag-register ng ating dog. So, ito po ang ating kipilapan. So, yan. Ito na tayo. Registration na tayo ng ating litters o mga anak. So, kailangan tandaan nyo po. Ang bitch po ay dapat 8 months. Then hanggang 10 years old lang sila. Pwede. Ang stud dog naman po or sire ng lalaki, 8 months. And then up to 12 years old lang po siya. So, kennel name is a pit should be not similar, identical. So, hindi dapat magkapareha. Siyempre, yung affix niya dapat magkaiba yung, or kaya unique. So, secure litter registration form, PCI download website, pwede po yan or kaya mag online. Diba po, ito yung pag change na ng name, do dapat yung name niya is hindi lalampas ang 27, kasama po yung kennel name nyo pati yung op o kaya or op. So, no obstacle use, so bawal yung mga
iba-ibang signs. So yan. So ito po yung so pa-fast forward ko na po ito ha. So para hindi natin makita pa kasi ito naman po basic naman po itong ginagawa natin. So basic lang yung pag-apply. Siguro alam niyo naman po siguro mag-apply kung ilang dose so save fields. So ayan po so after nyo ma-fill up niyan, and then syempre be-verify nyo na naman siya by email. So kailangan i-click nyo po siya. So yan, ito po yung fields na to is kennel affix yung nalagay mo. So pag sinabi mong prefix, ano yan, ito yung parang kunyari lucky, si Raymer is lucky, parang ganun siya. So lagyan mo lang S. Lagi kong ginagamit itong si Roy Mirai suffix. So lagi may off. So lucky off si Roy Mirai yung lalabas saan. Parang ganun. Kasi pag yung prefix si parang ano lang siya, straight line, straight words lang siya. Mas maganda kasi pakinggan yung may off, parang lucky off si Roy Mirai. Ganun po yung lalabas niya. So check nyo lang po. Dapat check nyo yung details kung okay na po siya. Kasi pag sinave mo yan, so hindi mo na siya mababago. Ayan po yung maging, ito na po yung itsura ng bagong online registration. So pag pinanalyze mo na siya, mapupunta na po siya dito sa alam ko, sa kennel registration. Sa data registration, makikita mo na siya. So ayan, ayan na po. So makikita nyo, nag-register na siya. So mag-wait na naman kayo dyan ng 1 week siguro. Pero may kukonfirm ka pa sa email. So ayan po na tayo sa email. So ito yung email registration. So ito yung tsura niya. So i-confirm mo yun sa Sercas ito. So kailangan i-confirm sa Sercas sa lalaki. Parang stud firm. Kung stud firm. Pero naklik ko na. Sorry ha. Naklik ko na kasi kaya not found na siya. Pero may lalabas yan. Tapos mag-confirm lang siya. So saka papasok pa lang siya. Saka pa lang nila ipaprocess. So ganun po yung sistema nitong registration na to. So wait nyo lang po mag-email kasi 1 week na naman bago to na email sa amin eh. So yan dito yung makikita yun sa may pag nag-login kayo sa membership form. Ito yung transaction nyo. So sobrang tagal kasi kaya ipapollow up ko na lang po. Ipapollow up na lang natin. Pwede kayo mag-follow up sa akin na sa email nila. So sa sobrang tagal kasi 1 week na wala pa. So pag ganito medyo kailangan mo ng paalala sa kanila. So info.pcci.org.ph. So yun. So lalahatin ko na yung mga naka-register sa akin para malahat na sila. So yun, follow up lang po. Don't forget na i-follow up kung natatagal lang kayo. Nag-respond naman po sila. So ito pong billing na to is na sa PCI after 1 week, nag-send sila. So ito pong payment ito is para sa isang puppies lang. So ang LBC automatic 150 para ma-deliver sa inyo in your Dodge steps. Tapos yung atin pong other is yung para sa puppies 414 per puppies. So isang puppies lang kaya 414. So kung ilan pa yan, kung tatlo po yan, times 3 po siya. So syempre yung isa po is yung sa registration po nung sa mother, sa dam. So meron po yung automatic. Kaya inabot po yan ng 124. So yan. So after nyo masend yung payments nyo, so kailangan nyo mag-attach kayo ng payment either video transfer o kaya GCash. Pwede rin GCash. Mostly GCash po. May kaso GCash kasi may charge na 15 pesos pag bounce transfer. So yun, once ma-receive nila, mag-acknowledge naman sila. Pero this time kasi ito na experience yun, hindi sila na-acknowledge. Pero mostly, ito yung binibigyan nilang feedback. So ang sinasabi nila is, ayun nga, bali ang kanilang pong time frame is around 3 to 4 weeks po sinasabi nila. Pero dati kasi 2 weeks lang na-receive na po na. So ayan, ganun lang po ang ating pag-register online. So bagong proseso, bagong transaction, pinahaba ang transaction in this 2 weeks. So tumatagal po siya. So ayan po, kung may mga tanong pa po kayo, just comment down below. So gagawin po natin video yan. So kung ma-accommodate natin ang question nyo, sasagutin na po natin sa abot ng ating mga kaya. So maraming salamat po and God bless.